Mga kapuso, 16 na araw na lang, Pasko na. At hindi po nagpapigil ang mga taga-Aparika Gayan sa dagok ng sunod-sunod na bagyo para maipagdiwang ang diwa ng Pasko. At sa Candon City sa Ilocos Sur, lumutang ang ganda ng iba't ibang float na halaw sa sikat na cartoons at anime. Ating saksi. Kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Ganyan ang mga pailaw sa taunang electric float parade sa Feria de Candon sa Candon, Ilocos Sur. 22 bayan mula sa Ilocos Sur ang nagpasiklaban. Halo sa cartoons at anime ang disenyo ng ilang float na patok lalo sa mga bata. Nakisaya rin ang ilang kapuso artists. Sa Batak, Ilocos Norte, hindi lang basta giant, kundi kakaiba rin ang Christmas tree na lalong pinaespesyal ng paikot-ikot na carousel. Perfect din para sa mga selfie, ang tunnel of lights at pati ang harap ng munisipyo. Sa Aparika Gayan, buhay ang diwa ng Pasko kahit sinalanta sila ng sunod-sunod na mga bagyo. Ilang beses man na antala ang kanilang Festival of Lights at Ceremonial Lighting. Tuwa at pag-asa pa rin ang hatid nito sa mga taga-Apari. Bago ang Christmas lighting, nagpakitang gilas ang mga estudyante sa caroling. Enchanted Christmas naman ang tema sa Naga City sa Cebu. Bida ang giant Christmas tree na sinamahan pa ng confetti at bonggang fireworks display. Meron ding performances ng mga nakabihis fairy at paru-paru. Pasok sa IG feed ang gazebo na pinalamutian ng glowing pink flowers. At pagdating sa Kapaskuhan, hindi pa uli ang isa sa mga sentro ng pananampalatayang Katoliko, ang Vatican. Sa St. Peter's Square, 29 na metro ang taas ng Christmas tree na nagmula sa kagubatan sa Northern Italy. Hanggang January 12 masisilayan ang Christmas tree, gayon din ang kanilang bilin. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.